Good morning! Ako po si Susan Romero ng Daong Mabalacat, Pampanga. Ako po ang stakes ng Daong Mabalacat, Pampanga. Simula po nung ako'y pumasok ng isisa natural, ay gumaling na po ako sa aking karamdaman. Ito lang po ang ginamit ko. Noon po, marami akong sakit. May diabetes ako, rheuma, at laging sumasakit ang aking sikmura. At muntik pa akong na-paralyze. Pero nakatatlo lang po ako ng bumira, ay maganda ng aking pakiramdam. Isa pa po, ang isi-share po sa inyo, yung ating asawa, ating mister, ay nasa Saudi Arabia siya. Ay may sakit siyang grabe talaga. Colon, prostate, kidney stone. At nung nabalitaan ko siya ay grabe doon, kinawik na siya sa Pilipinas at pagdating dito ay grabe pa rin siya. Nung nandito na po siya, nag-stackis po ako para matulungan po siya. Ito lang po ang pinainom ko sa kanya. Ngayon po ay malakas na yung mister ko, nakakalakad na siya at magaling na siya. Salamat po sa Buamera at sa mga iba pang mga product ng mga Buamera, sa mga product ng Isinsa ay napakaganda po. Salamat po. Good morning to all. Good morning. Ako po ay si Pasita Romares ng Karamuan, Camarinesor. Ngunit dito na ako namamalagi sa Luzon Avenue, Old Balarate, Quezon City. Noon po ay ako po ay nag-bedridden. Ako po ay nagkasakit ng higit sa lahat. Ang nakapaghirap sa akin ay ang barado lagi ang aking puso. At sumasabay po ang high blood pressure. At may high cholesterol pa po ako. May ulcer, UTI, at saka kidney. Salamat po sa unang-una sa ating Panginoong Jesus, Panginoon Diyos. Pangalawa po sa na gumawa ng gamot na ito, ng food supplement na ang kasama sa family, Ma'am Josie, at saka si Sir Jim Paul ang kasabas. Mga chemist po sila. Sila po ang gumawa ng gamot na ito. Pinaghalo-halo nila ang anim na klase ng herbal food supplement. Ito po ay napakagandang inumin. Ininom po ito ng sa isang araw, isang bote sa buong maghapon. At pinasusundan po ng isang basong tubig tuwing iinom ka. Ito po ang nakapagpagaling sa akin. Iniimbitahan ko po ang lahat ng may sakit na uminom nito, bumili, at maraming matulungan ito sa ating bansa. At isa pa po, ako po ay nagpapasalamat sa nagdala sa akin ng gamot na ito kay Ma'am Lani Aces at saka kay Ma'am Blue Manuel. Salamat po. I'm Patricia Bermas, a 54 years old from Pasita Complex, San Pedro, Laguna. Noong month of January, nag-check up ako sa Family Care Hospital na found out ko na may gallbladder stones ako. Nirisitahan ako ng doktor ko ng 40 tablets at saka 60 tablets pang palusaw ng gallbladder stones. And then, for the month of February, bumalik po ako sa doktor ko. Dala-dala ko na yung ultrasound result ko. Nag-congratulate yung doktor ko. How come daw nalusaw yung gallbladder stones ko na hindi ko naman ininom yung nireseta niya sa akin. May nagpapasalamat talaga ako dahil sa tulong ng Buamera. Dahil wala pang 10 bote ang nainom ko.
totally nawala na yung gallbladder stones ko. And then, ang isi-share ko po sa inyo, yung isang downline ko, nirecruit na niya yung diabetic patient na taga Pasita na supposed to be puputulan na ng paa. Ngayon, hindi na naputulan dahil sa pag-inom na ng Guamera. Totally na, nangiitim na talaga siya, oh. Nakita ninyo, kulay itim na, pero nung uminom ng Guamera, yung first layer niya, natuklak na yun. Kaya ngayon, tignan mo, dry na. Lumabas ang dami-daming nana, yung sugat niya, nag-close na yung sugat niya. Dahil sa Guamera. And then, yung anak ko po, nagtataka siya, may lumabas sa kanya na yung, ano yung tawag ito? No, yung almoranas. Almoranas, sabi niya, Mama, samahan mo ako, pupunta ako sa doktor. Sabi ko, bakit? Kasi may lumabas sa fruit ko na 1.5 inches na. So sabi ko naman sa kanya, kasi inirecord niya sa ano niya, sa pinunan niya ng picture sa cellphone niya. Ngayon, natatakot na siya. Sabi, samahan mo na ako sa doktor. Pinainom ko na isang Guamera. Kinabukasan, nawala na. Sa isang Guamera lang, inubos niya yung isang bote. Nawala yung almoranas niya. And then, yung isang pasyente na maraming bukol sa katawan, tsaka goiter, nalusaw din yung goiter nila, nawala, pati yung bukol. Ako'y nagpapasalamat, una-una kay Ma'am Alcasabas at saka kay Sir JP. I-introduce niya yung products na, all products of Essensa Natural, organic, non-toxic, all natural. Dahil maraming natutulungan at maraming napapagaling. Lastly, mula nung pumasok ako sa Essensa, hindi na ang nawawalang pera ang wallet ko. Talagang malaking tulong sa akin ito at sa pamilya ko. Thank you very much. Good morning. Ako po si Angel Estarilla ng San Pedro, Laguna. I'm a nurse by profession. Magbuhat po ng na-introduce sa akin ng Essensa. Matagal po siya, December, pero hindi siya pinapansin. So, hinilap nung Sunday lang, ito October 13, nakita ko po ang aking pa-sister sa church at inalok niya ako ng Essensa. And then sabi ko, sige na nga, kukuha na nga ako. No? So, noong October 13, inumpisahan ko na po siyang uminom. Actually, I'm 20 years nang nag-maintain ng gamot sa high blood, sa diabetes. Pero ang pinaka-napansin ko, sabi ko, wow, it's a miracle. Kasi ang sakit po ng shoulder ko for almost 1 year. So, yung pag-inom ko ng Essensa, from October 13th, up to this time, no, talaga pong naigalaw ko na siya. No, naigalaw ko na siya. So sabi ko, parang magic. Dahil ang dami kong nasubukan na mga herbal, pero Essensa, doon ko naramdaman yung pag-alis ng sakit ng aking shoulder na ang parang ano ko doon is a processed shoulder. No? So sabi ko, wow, thanks God, Essensa lang pala. Ang makakatanggal doon sa aking shoulder. And then, siguro dahil hindi ko pa rin naman naano yung aking, yung BP ko, okay lang kasi ang sarap ng pakiramdam ko, magbuhat nung uminom ako ng Essensa. And then, sabi ko, after a week, itatry ko naman na itest yung aking sugar. Okay, so maraming pong salamat sa Essensa. Malay nyo, pagdating na milyonarya na ako. Good morning. Ako po si Hermie Reyes from San Pedro, Laguna. Ngayon po, 2 weeks lang ako nag-start itong uminom ng Guamera. Ngayon po, may nag-introduce sa akin ito last year pa, pero ini-ignore ko lang. So, nangyari po kasi marami po akong mga ininom na herbal medicines. Aside from that, meron pa akong maintenance dahil na-antoplastic ako ng twice. So, hindi po biro yung mga pinagdaanan ko. Pero sa dami, hindi ko alam bakit po ako na-convince dito sa Guamera. Dahil nung
search ko po sa internet, saan maganda pala. So nag-try po ako. So nangyari po yun na kung bakit ko ito nainom, meron na po akong ibinigyan sa akin na nag-recommend sa akin. Hindi ko iniinom. Parang nire-reserve ko. Tapos po, nung ako po'y naglaba, sa dami ng nilaban ko nung nakaraan, eh sumakit po talaga yung likod ko. Napakasakit. Nakasipin po pa po nitong uminom ako, nag-inom pa ako ng mga maraming B-complex vitamins. At saka po, sinabayan po nitong uminom ako, talagang para pong nag-magic yung likod ko. Instant. Eh lalo na pa siguro kung nakainom pa ako ng red meat na hindi pala introduce sa app. Nakahit. So ganun pala yon yung mga old age na dapat lang ang kapartner ng buwera ay yung isa pang red meat ay makakabuti lalo sa mga kailan natin. Kaya nagpapasalamat ako na dito sa Bumera na ako isa akong minok. Tsaka kung meron po akong isa pang sped na anak, yung autism. So yung kung anak kong yun, hyper, minsan di siya nakakatulog sa aking gabi, binigyan ko rin po siya. Ngayon po nag-iba yung kanyang behavior. Kaya salamat sa Bumera. Morning. Ako po si Romulo Rili, taga San Pablo City. Marami po akong kasama rito na mga taga San Pablo. Kami po ang nasisimula ng Bumera sa San Pablo. Gusto ko pong mag-promote itong product nito sapagkat ito ang nakapagpagaling sa akin. Sapagkat hindi niyo tinatanong, ako ay nung 40 years old pa, eh nakaramdam na ako ng panghihina sa aking mga tuhod at saka aking mga kasukasuan. Hindi na ako, ang pakiramdam ko, hindi na ako bata nung mga pangyon. Talagang malaki ang hinihina ko. At pinayuhan ako ng doktor na uminom ng tatlong klaseng gamot, ang Lianol, Altusin, at saka itong Arcosia. Ngayon, ang pag-inom pa ng gamot na yan, ay parang pain reliever lang. Balik po ng balik ang sakit. Pag-gising mo sa umaga, hindi ka na makakinos. Napakahirap po na kalagayan ng isang may sakit na arthritis. Ngayon, isang araw po, itong pagkakatukos ko sa Bumera ay aksidente lamang. Nagpasyal po kami dito sa Maynila at nakita namin itong building na ito, pumasok kami at umatid kami ng seminar. Ngayon nakita po itong Bumera ay i-discuss nila. Tapos umuwi na kami sa San Pablo, nagpa-member kami pero wala pa kami pera. Ang kabutihan nito, si Ma'am Marlene ay napakamagandang kalooban. Ay sabi niya, mag-member na ho kayo para ayan ay makatulong sa inyo ng malaki. Ganun po ang ginawa namin. Nung kami po umuwi sa San Pablo, nangalap na po kami ng mga aming mga i-member o kaya ikakausapin. Nang dumating siya ng Ma'am Marlene doon, eh ako po ay nakahiga at tumawag ako sa kanya na, hey ma'am, hindi ako makakarating at napakasakit ng katawan ko. Ako po ay hindi makabangon. Hirap na hirap po akong lumakad. Sabi niya, huwag ka mag-alala, pagpunta mo sa ano, ay bibigyan kita ng Bumera. Tinanako niya sa akin. Eh kahit po ako hirap na hirap, lumakay ako ng tricycle at pumunta ako. Pinainom po niya ako ng isang Bumera doon. Tapos sabi niya, tayo pumunta na tayo doon sa ating ano, ating target. Alakalain niyo, napasubok po kami, ang pinuntahan po lang namin ay bukid. Eh wala po kami ano, nasakyan. Eh mga kalabaw lang talaga pumapasok doon. Naglakad po kami ng malayo. Napasubok ko. Eh ako po yun, ano, talagang nung naglalakad po ako, nararamdaman ko na bumibilis ang lakad ko. At pagkat pinatawanan ni ma'am, sabi niya, ayan, bumibilis na ang lakad mo, kinakawisan ka na. Hanggang sa makarating kami doon sa site. At sa awa naman ng Diyos, yung pinuntahan namin ay kumuha lahat. At ako po ay nakaramdam ng ginhawa. Simula po noon hanggang sa ngayon ay tinatangkili ko na ang Bumera. Ang aking pumisyon sa buhay ay makatulong sa mga tao. May mga karamdaman din na katulad ko. Talaga napakahirap ko ang karamdaman ito. Maraming sa Bumera, salamat sa Bumera at kay Ma'am Marlene sa lisensya at ang taga San Pablo po,
ay pakakalatin ang Bomera. Maraming kumulat. Ako po si Antonio Tente, taga-professional ko. Yung una, in-invite ako sa kaibigan ko. Sabi niya, punta tayo doon sa Isensa. Hindi ko naman alam kung anong Isensa. Sabi niya, magkita tayo sa 7-Eleven. Eh, pinapas ko lang yun. Sabi ko, ay, hindi na. Marami pa akong trabaho. Balik ng balik. Text na text. Sige, sama tayo. Maganda. Maganda po, doktor. Eh, di pumunta ko. Saka kulit niya, pumunta na ako rito. Sabi niya, di ba, maganda. O di ba, ano bang produkto? Pakitaan pa. Sabi niya, oo nga. Sige. Mayroon akong bukol dito sa tiklikan. Sabi ko, matagal na, masakit na. Sabi ko, ano kaya? Baka operahan ako, wala na mag-umpera. Di sabi ko, sabi niya, mayroon daw maganda na ano, produkto ito, Bomera, sabi niya, makawala ng ano yan, sakit, bukol. Lahat na daw ng sakit na wala, sabi niya. Sige, try ko. Pumunta na kami dito, bumili na ako ng tatlo. Hindi. Una kong inom, tatlong beses ang bote. Nakaubos yata ako ng apat na bote, nalusaw yung mukol ko sa tikiniran. Pag gumanan ko, hindi ko pwedeng gumanan kasi masakit naman siya, maibig siya. Ganun lang po. Hindi na ako pwede sa kapila. Pagkatapos, sabi ko, oh, nawala yung ano ko, yung mukol ko. Hindi, ito, mga kasama ko doon sa vendor, sabi nila, oh, sana na naman, nagsirado ka naman sa tindahan mo. Palagi kang lakad-lakad. Sabi ko, meron akong naabalahan. Ano ba yun? Sabi ko, ito oh, magaling. Kasi dito ako gumaling. Sabi niya, saan ba yan? Sabi ko, lahat ng sakit. Kung uminom ka nito, gagaling ka. Kung mayroon kang Twitter, mayroon kang cancer, mayroon kang prostate, ano, gagaling ka nito. Sige, subukan ko. Mayroon pong ano, presidente namin sa bangketa, may ano, prostate cancer siya. Nagpatikap siya sa general, hindi siya sinisikaso. Madaling araw pa lang, doon na siya sa general. Tapos, hindi sinisikaso, naabot na siyang gabi. Di, lumipat sila sa kidney. Doon sila, abutan sila, umaga pa lang, hanggang gabi. Di, sabi ko, nagtawag na siya sa akin kasi presidente namin sila sa akin nga, Tom, di ba may binigay ka sa akin ng papel? Ano ba yun? Sabi ko, ay, ang galing niya, Kuya Danny, makagaling talaga sa sakit. Di, sabi niya, bibili mo na ako ng gamot sa mercury, mamayang gabi na lang ako, ipisipin ko muna. Tapos, makatapos doon, pinabukasan, tumawag sa akin, lahat ng mga ano namin doon sa vendor, sabi niya, pakikontak ni Tony kasi ano, eh gusto kong uminom ng Bomera. Yun na, uminom na siya ng Bomera, nakaubos lang yata siya ng dalawang bote. Lumakad na siya, mahina siyang lakad, mahina talaga yung lakad niya, parang mamamatay na siya sa kasakit. Operahan na sana siya, pero hindi siya napagagaling sa Bomera. Yun yung ano niya, yung napagaling sa Bomera. Hanggang ngayon, malakas na siya. Yun mo. Good morning, everyone. I'm Diana Capinha, 62 years old from San Pablo City, Laguna. I just want to share you my experience upon taking this Bomera. For all you know, I'm a 5-year cancer survivor of ovarian cancer. And ever since this was introduced to me by Tito Romy Rile and through the kindness of Ma'am Marlene Ramirez na pinaupang-pangan niya muna sa akin, ay talagang magaling ang effect. Before, we have 13 steps in the house, stairs. Before I could reach the 13th step, hingal na hingal na ako. And konting galaw ko lang, konting lakad ko kasi when I undergone operation, they removed my two fallopian tube, two ovaries and cervix.
And syempre, maraming nawala sa akin, kaya medyo parang nahihinan ako. Madali ako mapagod. Yes. And since na tinitake ko na to, I feel very strong, energetic, and vigorous every day. Parang wala akong nararamdaman, and I could sleep soundly at night. At saka, it normalizes and regulates my blood sugar and blood pressure and cholesterol. Inintroduce ko rin to sa daughter-in-law ko kasi she's been complaining of back ache and he could hardly breathe. And because she's so, she's skinny. And when she took this, she said, Mama, ang galing pala nung pinaano mo sa akin. Ang ganda-ganda ng pakiramdam ko. Sabi niya ganun. Wala na akong nararamdaman. Pero before, nung di pa siya nagtitake, sabi niya, Mama, parang meron yata dito anong maligno sa bahay niyo. Sabi ko, bakit? Eh, paano lagi masikip ang dibdib ko? Tsaka parang ko, nagpatingin ako sa alborario, meron daw nakakubabaw na duwente sa ano ko. Sabi ko, hey, kalokohan niya, maniniwala ka. Uminom ka na lang nito. Sabi ko, gano'n. Tapos yun, the effect, pagkainom, ayun, tuwan-tuwa siya na ang ganda daw ng result sa kanya. Kaya I thank so much first of all, Tito Ronnie Rile, and most of all, Ma'am Marlene Ramirez, kasi bukod sa in-explain niya sa akin ang effect nito, na before ay parang hesitant pa ako na to accept, isa pa, wala pa akong ibabayad, pero pinautang pa niya muna sa akin ang 5 bottles of this. And from that, thank you so much, Bamela, and I should say this is a super califragilistic medicine and miraculous as well. Thank you so much, Bamela. Good morning. Good morning. I am Alexander Estuanco of Cabuyo, Laguna. One night, naramdaman ko na merong sumasakit sa merong naramdamang sumasakit sa aking katawan. So yung sumasakit yung aking dyan. Kaya hindi ko siya pinansin kasi tolerable naman eh. Ngayon, pero kahit pa paano nakatulog pa rin ako. Kinabukasan, hindi ko pa rin siya pinapansin. So nawala, nung kinabukasan, pumasok pa ako sa aming office. Nung umuwi ako, wala pa rin ako nararamdaman. Pero, the following day ulit, umulit siya. Umulit. And this time, yung sakit niya, yung pain na nararamdaman ko, it was increasing. Kumbaga sa scale of 1 to 10, nandito na siya sa 7. And then hindi ko pa rin siya pinansin. Akala ko kasi dyspepsia lang. Ngayon, nung pumasok ako sa office namin, meron kasi mga physician doon eh. Doon sa aming medical department, doon sa diagnostic room. Nagtanong ako sa kanya kung ano ang dahilan at sumasakitan siya. Pinapa niya, sabi niya, I suspect that is that you have a problem in gallbladder. It could be gallbladder stone. Ngayon, hindi naman ako naniniwala. Sabi ko, hindi naman ako ganun ka-hindi healthy. Sabi ko, I know I'm very healthy. Sabi ko ganun. At sabi niya, it could be better if you have had your ultrasound and to be checked out by the physician again. So, sa madaling salita, para ako makasiguro, nagpa-ultrasound ako. At nakita naman doon na meron namang maliliit na gallstone doon sa aking gallbladder. Merong maliliit na ano, pero walang sukat. Kasi sabi niya,
sabi ng doktor, yung bang naguhuli sa life, yung bang naguhuli, ang words na naguhuli doon sa lighties, mga ganyan ganyan. So sabi niya, meron kang gallstone, kaya kailangan pumunta ka doon sa iyong physician. So nagbalik ako sa aking physician, ang sabi niya, maganda raw ako, magpunta raw ako sa aking surgeon. Eh parang bang ayoko, kasi wala daw gamot kung hindi operasyon eh. So ngayon, nung pag-uwi ko, sumagat siya ng gusto. Kumbaga nasa scale na siya ng 9. Sumasakit siya. Ngayon, it so happened that there was a battle of Guamera mix in our rep. Kasi pag-aari ng anak ko yun eh, na unang sumali kaysa sa akin. So nakishare ako. No? Inunong ko siya. Pero mga ano lang, one bottle cup muna ang inunong ko. And then, hindi ko na inunong kasi kami kasamang Pate yan, kasama kasi yung Pate doon na naniniwala ako na kahit na isa lang ang inunong ko, eh gagaling ako. So nung minsan, pumasok na naman ako sa ano, that was in July. This was in July, this happened in July. Pumasok na naman ako, una, pakatindi talaga ng sakit, sinabi ko doon sa doktor. Dok, akong ganun, talagang napakasakit, ano kaya ang gagawin ko? Sabi niya, magpa-opera na lang daw ako. Hindi pa rin ako pumayag. Ngayon ang ginawa ko, pag uwi ko sa amin, tiniis ko yung sakit ng tiyan ko, habang nasa sakyan ako, tiniis ko yung sakit ko, ang sakit ng tiyan ko, pagdating ko sa, ano, sa bahay namin, meron nga titirang guamera, pero mix na siya. Ginawa ko, nilantakan ko siya ng gusto. At ininom ko, tatlong bottle cups ang ininom ko. Tapos hindi pa rin siya humuupa. Nung gabi na natutulog na ako, sabi ko, magpapatakbo na yata ako sa ospital. Pero kaya ako magpapatakbo sa ospital because of pain reliever na pwedeng i-injection. Hindi yung wrong thing yung iinumin. Kasi I do not like to take medicine. I know that medicine is has a lot of side effects. Kaya talagang iniiwasan ko yan. So, I'm 67. Kaya I feel very healthy. So, masakit talaga siya. So, bandang madaling araw na bumangon ulit ako. Tumikim ako ng isa pang siya. Hanggang sa nung nakadapa ako, kasi I believe na pag dumapa ka, matatanggal ang sakit ng tiyan mo. Nakatulog ako, unti-unti siyang nag-a-abate. Ika nga, dati, from the scale of 10, from the scale of 9, bumababa siya na 9, 8, 7, hanggang sa makatulog ako. So, kinabukasan, wala na. That was July 24. Kaya ako siya natatandaan dahil meron nangyari sa office namin na meron kami ng problema. At nung kinasabaduhan noon, Sabado, merong activity sa aming office, sa yung branch office namin, merong activity sa isang resort. So hindi ako pumasok, natatakot kasi ako na baka ako doon ako abutan. So ang nangyari, sumasakit siya ng konti. Hindi ako pumasok. So nung gabi, yung konting-konting yun, ang sakit noon, is only number 2. From the scale of 1 to 10, number 2 lang siya. So hindi siya nagtagal at nawala yung sakit. Nung kinagabihan, natulog ako. Well, sumasakit na naman yung chan ko, sabi ko gano'n. Hindi na yata magtatanggal, pero believe na rin ako sa bumera. Kasi humuupa siya eh. And then, uminom lang ako, so madaling araw to, uminom lang ako ng isang bottle cup. At ang sandali lang, siguro wala pang isang minuto. Nawala yung sakit. So,
magmura nung that date, siguro mga August yan, August na sa August ng first Saturday of August, nawala na siya ang sakit at hanggang ngayon, hindi na siya sumasakit, hindi na siya sumasakit. That means, nung mawala ang sakit, nawala yung symptoms. Nung mawala ang symptoms, nawala na rin yung root cause. Inassume ko lang yun. Yun ang napakita ko sa doktor namin, sa sarili namin, doktor. Sabi ko, Doc, parang gano'n. Nawala na yung sakit ng aking tiyan. Sabi gano'n. Eh, wala nga. Parang talagay ko, gumaling na rin. Doc, hindi na ako magpapa-opera. Eh, pinapakita ba kayo sa sardyo ninyo? Hindi, Doc. Kasi meron akong pamangkin na na doktor din eh. Tapos doon na lang ako nagtanong, huwag na raw kung walang symptoms. E wala, sabi ng doktor, wala kung walang symptoms, wala na, magaling na. Matagal hanggang ngayon, hindi pa siya sumasakit hanggang ngayon, wala na. And hindi ko na inaasahan yun, kasi I always think positive. Hindi ko na aasahan na babalik pa siya. Wala na yun, tinapon ko na yun. Ngayon, nagpapasalamat ako doon sa nag-recruit sa akin si Miss Bay Ambao. At pinakilala niya sa akin na Esensa. Nagpapasalamat din ako sa Esensa dahil ang product niya ay napakagaling. Which is, one of the products is itong Buamera Mix. At itong nagpagaling sa akin. At ang sakit ko ay nawala na. At yung aking gallstone, I believe talagang walang-wala na. Kasi wala na yung symptoms eh. So wala na yung root cause. Gumaling na. Maraming salamat.